Suportado ng tatlong telecom company sa bansa ang panukalang batas na SIM card registration bill. Welcome development ito para sa smart communications. Nananatilian nila ang kanilang paniniwala na makatutulong ito sa paglaban sa mga panloloko gaya ng mga spam messages. Ang Globe Telecom sinabing bahagi ito ng kanilang commitment ng pagsuporta sa gobyerno para labanan ng mga panloloko, terorismo at iba pang krimen. At ang Dito Telecom handa na raw itong ipatupad at inaantay na lamang tuluyang maisabatas ito. Sa ilalim ng SIM card registration bill, lahat ng SIM card subscribers na may aktibong serbisyo ay kinakailangan magparehistro sa kanilang public telecommunication entities o telco sa loob ng 180 days o 6 na buwan. Papayagan rin ang extension ng pagpaparehistro ng hanggang 120 days o 4 na buwan kung may valid written request sa Department of Information and Communication Technology. Ang sinumang subscriber na bigong makapagparehistro ay otomatikong i-deactivate ng telco ang SIM card number. Responsibilidad rin ng mga SIM card owner na iulat ang pagkawalan ng SIM card o anumang pagbabago sa impormasyon matapos ang pagpaparehistro. Ilan sa requirements sa SIM card registration ay government-issued ID, passport kung isandayuhan, at kung menor de edad naman ay kailangang may kasamang magulang o guardian sa pagbili ng SIM card. Ayon kay House Deputy Speaker at Valenzuela 1st District Representative Wes Gatchalian na principal author ng panukala, malaking tulong ito sa mga law enforcement agency upang matukoy ang mga delinkwente na gumagamit ng mobile phones para gawin ang kanilang illegal na gawain. Dagdag pa nito, mapipigilan rin ang pagkalat ng SIM card na ginagamit sa electronic communication aided crimes tulad ng terorismo, text scam, mga nagpapadala ng mapanira o malaswang mensahe, trolling at mga nagpapakalat na fake news. Lahat ng impormasyon na makakalap sa subscribers ay mananatiling secured at protektado sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012. Kung magkakaroon ng breach o hindi otorisadong pagkuha ng impormasyon ay paparusahan sa ilalim ng naturang batas. Hinihintay na lamang ang lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maging ganap na itong batas. Ito ay matapos ratipikahan ng Kongreso ang BICAM report ukol sa SIM card registration bill. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.